Magandang araw po sa ating lahat. Pagdalain tayo ng Diyos sa ating pong pagninilay ukol sa mabuting balita ng Panginoon ay kay San Marcos na tayo po ay bumalik na muli sa karaniwang panahon ay nakita natin ang ating Panginoon Jesu Kristo na kumbaga nakakarinig ng iba't ibang mga bagay na akala ng ibang tao sa Kanya. Una, yun siya ay napagkamalang baliw, no? Sapagkat wala na siyang panahon upang kumain, no? Kasama yung kanyang mga alagad. No? At pangalawa, kung siya ay binansagan nila, inakusahan na inaalihan ng masamang espiritu ni Beelzebul, ang prinsipa ng mga demonyo pa. No? Minsan nga, ang problema ay una, kapag ang isang tao ay mabilis manlait. No? At pangalawa, at ito ang nakakalungkot, ito ang higit na masaklap, at ito ang ibinababala sa atin ang ating Panginoon kapag nawala na yung bilib natin sa Panginoon. Kapag tayo ay nag-agam-agam na tayo ay matutulungan ng Diyos. No? Eh, doon tayo hindi makakatanggap ng tulong ng Diyos. No? Sapagkat, yun na, napakabigat man pakinggan ay hindi patatawarin, hindi mapapawi ang kasalanan. Bakit po? Sapagkat ito ay ang hindi pagtitiwala sa Diyos. Na sana ay makita natin na ang pagtitiwala natin, oo nga po, lagi natin sinasabi kapag araw ng Linggo, sa misa, sa ngilin, dakilang ngilin, at maging sa banal na rosaryo, sa umpisa, sinasabi natin na sumasampalataya. Pero pagsampalataya, hindi lang po yan yung ating binibigkas, isinasaulo ng mga bahagi ng pananampalataya. Kundi yung kabilang side po niya, side B, yan po yung pananampalataya ng pagtitiwala natin kay Jesus sa Ama at sa Diwang Banal. No? Na tayo mapagagaling ng ating Panginoon kung nanaisin natin, kung matatandaan po natin sa mga milagrong ginawa ni Jesus, una muna niyang tinignan ay kung ang taong humihingi ng pagpapagaling ay mayroong pananalig sa Kanya, no? Sapagkat ito ay mahalaga, no? Kasi kung walang tiwala ay bakit pa? Ito ba? Yan. Pagkatapos, sinabi ni Jesus, dahil sinasabi nila na andyan ang iyong mga ina at mga kapatid. Sabi nga ni Jesus, ito ang aking ina at mga kapatid ang tumatalima sa kalooban ng Diyos. Napakatatamis na mga salita. Kapag ating sinunod ang kalooban ng Diyos, kasama tayo ni Jesus, kamag-anak, kumbaga, ina at mga kapatid, mantakin natin yan. Kung alam lang natin ng bigat niyan, na tayo ituring ni Jesus na hindi na iba sa Kanya, ina at mga kapatid, matatalik sa Kanya, kapisan, kasama, bilang katiwala, ina at mga kapatid, na sana yan ay makita sa ating ugali. At gayon din sa ating pagsisikap na akaya ng ating kapwa-tao patungo kay Jesus. Na sana sa ating pagsisikap na magtiwala sa Diyos ay makita ng ibang tao na buhay si Jesucristo. Na si Jesucristo ay daan, katotohanan at buhay. Pagpalain tayo ng Diyos.